Napansin ko, kayo nakapatahimik, Capriel. I understand. We've had a rough day. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita iniisip yun eh. I just want to focus on us. On us at sa mga taong mahalaga sa ating dalawa. What do you mean? Hindi ako dapat nagpapa-apekto sa mga naririnig ko sa kung sino-sino lang. Tulad na lang ni Jong at ang tatay niya. Of course! They don't matter to me. Don't let them bother you. That's right. Hindi mo naman sila kaano-ano. Kaya ang importante sa akin, ang makilala ko is yung family mo. Look, why don't we fly to Italy? Kahit 1 week lang, para ma-meet ko ang mama mo. My mom is a very busy woman. Come on, I'm sure she'll make time for you. Lalo na kung ikakasal ka na. Okay. I'll tell her. How about your father? Di ba sinabi ko na sa iyo before, Gabriel? Wala na siya. He's dead. You never told me that. Hindi pa ba? In fact, you've never really told me anything about your family. Contessa, ikakasal na tayo. And I realize that I don't know anything about you. Yung nakaraan mo, yung pagkatao mo. You still remain a mystery to me. Bakit ba bigla ka na lang nagtatanong ng kung ano-ano, Gabriel? Does it really matter? Contessa, yes. It does. Contessa, ikakasal na tayo. And I realize that I don't really know anything about you. Gusto mo ba talaga malaman kung sino ang totoong ako? Gabriel, makinig ka. Hindi ako ang inaakalang Contessa na nakilala mo. Gabriel. Akala ng tao, matapang ako. People think that I'm this strong-willed, decisive woman. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng lahat ng pinapakita ko, marami rin akong kahinaan. I also have my fair share of pain and heartache. Nung namatay si Papa, unti-unti na rin lumayo yung loob ni Mama sa akin. Para bang nawala na rin siya ng anak. Masakit para sa akin yun, Gabriel, kasi kinalimutan niya ako, pinabayaan niya ako. I have everything. Money, influence, power, yet I feel so alone. Hanggang sa nakilala kita, hindi ko na nararamdaman na nag-iisa na ako. Contessa, of course I'll always be here for you. Hindi ako mawawala. Pero baka panahon na para magkaayos kayo ng mama mo. Gabriel, hindi pa ako handang harapin siya.
Kaya nakikipusap ako sa'yo. Huwag mo na munang hilingin na makita siya, makilala siya, or invite siya sa wedding natin. Saan ako? Ma'am. Paanong Delia? Ma'am, nasa ospital po kayo. Pinapunta po ako ni Sir Vito dito. Ano po ba nangyari sa'yo? Sinuktan ulit ako ni Vito. Papatayin ako ni Vito. Hindi niya ako pwede maabutan dito. Oh. Ma'am, wag! Wag! Ayoko na makita si Vito. Ayoko na bumalik sa mansyon. Paanong Delia, kailangan makatakas ako dito. Tulungan mo ako. Maawa ka sa'kin. Pagkasal na tayo, I'm planning to just focus on being your wife. I'll cook for you, aalagaan kita, nakasikasuhin. I will try my best to be the perfect wife. Contessa, I want nothing but to be the best husband for you. But for me to do that, kailangan mas pakilala pa kita. I need you to open up to me some more. Gusto kong malaman kung ano yung mga nagpapasaya sa'yo. Excuse me. Hello? Contessa, si Ellie. Naigalaw na niya ang kamay niya. Mukhang nagkakamalay na siya. Okay, sige. Papunta ako dyan. Salamat. Rose Marga, pinapapunta niya ako sa office. It's urgent. Ihati mo na ta. Okay lang. Hilintay mo yung ate para tingnan ako. Contessa, hindi ko gustong pagdudahan ka. Pero kung may tinatago ka, kailangan ko malaman. Ellie, nandito na ang ate. Kung naririnig mo ako, mag-respond ka. Umanakita niyo yun. Nagre-respond na si Ellie. Malapit na siyang bumalik sa normal, Contessa. Malapit na makasama ang kapatid mo. Pinapangako ko na hindi ka na masasaktan ng kahit na sino. Poprotektahan kita. At hindi na rin ako mawawala sa tabi mo. Maghihiganti tayo, Ellie. Sa tulong mo, mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nanay, ni Marco, pati na rin ang anak ko. Pati ikaw at ako, pinatay nila, Ellie. Pero nabuhay tayo. Nabuhay tayo para maghiganti. Ano nangyari? Mama! Ellie! Ano na yun, Ellie? Madam ko, Adam. Mama, tawagan mo yung doktor, bilis! Adam, Dok, ano nangyayari sa kapatid ko? Contessa, hiyaan mo na si Dok. Ginagawa niyo ang tapat niyong gawin. Ellie, ano nangyayari sa'yo? Contessa, mabuti pa lumabas ka na muna. Sige na. Hindi makakatulong pagiging hysterical at upset mo. Hindi ka na. Labas ka na muna. Sige na. Naku, sir. Di po talaga kayo pwedeng pumasok. Contessa? Ma'am, pasensya na po. Nagpumilit po kasi siyang pumasok. Sino
Sige, iwan mo na kami. Anong ginagawa mo dito? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Akala ko sa opisina ka pupunta. Kaninong bahay ito? Sinong pinuntahan mo? Bakit hindi ka makasagot? Kontesa, sino ako ba talaga? Anong tinatago mo? Wala akong tinatago. At wala akong obligasyon na sagutin lahat ng tanong mo. Kontesa, we're engaged. Ikakasal na tayo. Paano tayo magsasama nito kung marami ka pa rin hindi sinasabi sa akin? Ikakasal pa lang tayo pero hindi ibig sabihin nun, hawak mo na yung buhay at pagkatao ko. Why can't you just tell me the truth? You can trust me. You want the truth? You want the truth, Gabriel? The truth is, masyado kang maraming pagdududa sa puso mo. Bakit hindi ka nalang makontento kung anong meron tayo? Sinasabi mo, I can trust you. Pero ako ba pinagkakatiwalaan mo? Ang sabi ko sa'yo, may pupuntahan ako dahil may aasikasuhin akong importante. Pero anong ginawa mo? Sinundan mo ako. Binagmanan mo ako na parang kriminal. That's because I'm concerned. I care for you. No. You only care about yourself. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, mas mabuti pa na huwag na lang tayong magsama habang buhay.